Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Ayan, ngayon sobrang na-excite ako kasi kasama namin si Miguel, si Yap, yung mayari ng Plant Depot. At eto, meron tayong malaking box, guys. Halaki ng box! I-unbox natin to, guys. These are the plants from Europe, from Italy. Ayan. So, guys, samay. Okay. First, tanggalin natin yung mga documentary requirements such as the phyto, mga SPS, mga import permits. Ayan, kasi tinatabi natin yan. Ayan, okay. So, buksan natin, daan-daan lang. Although nabuksan na to kasi in-inspection kagabi sa quarantine. Ang tagal no, bago dumating yung gantong box no? 2 AM kami natapos. 2 AM. Chinek nila kasi isa-isa. Tsaka yung from the day na in-order mo siya no, sobrang tagal. One month dumating, from process. 1 month. halos nakalimutan ko na yung mga... Kung ano yung mga specific na in-order ko. Guys, surprise talaga tong laman nito. So ito, nasanitize naman na to. So, ngayong pandemic, lahat ng dumadating dito, spray lahat. So, ito, tapos na, na-spray na lahat. Yung looban na lang. Konti na lang, guys. Ayan na siya. Ayan. O, diba? Talagang... A tutor question di ritmo. Oh, yeah. Hulog. Italian yung dario. Oh. Ayan. Ayan ang laman. Dami! Dami! So, ang galing nila magpa kasi kahit patong-patong yan. Diba? Sa, uy! Meron ng ano? Meron ng pop na nakita agad. Oh. May pop na agad. Plus points na agad yan. Hindi tissue gamit nila. Ah, may tissue pa sa loob. Bukod sa tissue, meron pa sila. Papel. So, kasi nga, piled up sila. So, kailangan na matinding cushion. And also, kailangan lightweight din. Kasi, pati ito, pagkatapos namin mag-unbox, lahat ng karton, mga ganito, kung titimbangin mo, nasa 5 to 10 kilos lang din. Oo. So, kasama yun sa... Sa freight cost. No? Sa freight cost. Oo, yan. Grabe. Nakaka-excite pag may gumagawa. Alam nyo yun, yung para feeling lang na ako ha. Kung ako yung mga magpapay ng plants. Ikaw magbukas. yung asang sa LBC box nga lang, grabe na excitement mo. Ano po pag ganito, di ba? First plant. Plant. Item tuloy sasabihin ko. Ay, ano pangalan nito, Miss? Tephrocactus. Tephrocactus, guys. Ay. Articulatus. Articulatus? Yeah. Oh, yan, guys. So, ang mga pinag-order ko ngayon sa Italy, mga ganyan, mga clumps, mga yung madaling i-propagate. Tulad yan, pwede ko na silang chop-chopin agad. And then, mabilis na mamagugat ang tephro. Ibig sabihin, pag inano mo yan, tapos paparoots na. Ulit, ano pangalan? Tephrocactus articulatus. Tephrocactus articulatus. Ano ba? Ayan, naganda naman ito. Ay, meron ng ano, oh. Ayan, oh. Meron ng suli. Flower, no? Pop ba ito? Pop pala. May pop na, oh. Ayan, same lang itong isa. Ganun din siya. Kaya dapat pag magpapaship ka, dapat sulitin mo lang yung order, no? Para talagang sulit na sulit yung freight cost. I mean, yung costing sa ano. Ayan, no? Ang ganda. Ayan siya. O, diba? Ang ganda. Ay, sorry.
easy to care, easy to care din. So marami tayong klase ng Tefro cactus. Ang pinaka-famous sa Tefro is si Geometricus, yung golf ball. So yan, yun. Another... Anong Geometricus? Oo, yun. Yan, yun yung pinaka-famous. And then, yan mga pinsan niya yan. Ganun naman sa patong, no? Nakamag-anak pala yan ng Geometricus. Ayan, this is different. Ayan, sige. Ito naman, guys. Tingnan natin. Ay! Mga ano, Astrophytum. Astrophytum? Anong astro yan? Astrophytum. Base sa quad. Base sa texture niya, ano siya? Hindi ko alam. Onzuka. Onzuka. Ay, ito pala yung mga onzuka talaga. Guys, nalapit ko sa inyo. Yeah. That's Astrophytum onzuka. Ganda. Oh, ito quad. Oh, di ba? Grabe, nakakatuwa. Ano pa? This one. Ito mag-open. Onzuka. O kaya ano naman. Next plant. Ay, ang ganda! Ano pangalan nito? Ay, meron pang ibang kasama. Okay, meron siyang kasama. Okay. So, ayan, mga Gymnoclassics. At saka Aztecium. Ay, ang galing! Grafted, no? Grafted siya sa Ferrocactus. Yan. Yan yung mga Gymnoclassics na species siya. Hindi sila hybrid. Ito muna, anong pangalan nito, Miss? Aztecium. Ha? Aztecium. Aztecium. Mm-hmm. Ayan, no, grafted siya. Oh, ang galing. Ganda, oh. Grafted siya sa Ferrocactus. Ferrocactus daw yung kanyang rootstock. Ang galing, no? Tapos ito ang ganda din. Mga spines naman ang habol natin dyan. Yeah. So, yan, ang Italy kasi, hindi sila mahilig sa hybrids. So, more into species sila. Ayan. Oo nga, no? Maganda. This is Enopla. Ah, meron kayo niya rin, diba? Crested. Ay, pero ibang... Crested Enopla. Crested Enopla. Crested Enopla, guys. Grabe, ang gaganda ng plants. Oh, tapos healthy talaga siya, oh. Ganda! Yan, and then ito pa, another plant yan. Ito, guys. Ay, ito, pinsan din. May glockids din yan, ha? So, ingat ka. Maliliit ang glockids niyan. Okay, dito ko na ako. Ayan. Ayan, pinsan din. Tefrocactus malinensis. Sorry sa mga names. Tefrocactus. Malinensis. Malinensis. Ayan. So, yan, madali din i-propagate yan. All those low grower, yan. Okay? So, ang ginagawa dyan, chinachop nila yung pops and then pinapauga. Ganda. This is Euphorbia Susanae. Euphorbia? Susanae. Susanae. Yan. So makita mo yung mga pinag-order ko, yun yung may maraming pops. Oo. Para mabilis natin maparami. Nakita mga clumps sila, mm-hmm. Marami sila mga pops. Yan. Diba? Euphorbia, diba? Mm-hmm. Ito naman, Euphorbia Susanae. Ganda. Diba? Ito different. This is Adromiscus. Ito, Adromiscus? Oo. Ganda ng kulay. Nag-re-red pa yan. Iba yung transformer, bilog-bilog kasi yan eh. Pero ito, pag mas stress siguro ito, mas maganda pa yung color nito. Purple yan kapag na-stress. O, diba? Ano ulit ni? Adromiscus. Adromiscus. Ganda, oh. O, diba? Ay, yan, pwede mo rin ipropagate yan. Chop-chopin mo lang. So, yun yung in-order ko. Sa batch na to, mga...
mga clumps, mga pops, yan. Para sulit din, no? Of course, meron tayong aloes, hindi mawawala sa plant dito ang aloes. Oh, ito, astro. Anong astro naman ito? Capricorn. Ha? Capricorn. Capricorn. Oh, this one, ano to? Ano? Astro. Koa. Ah, Koa. Ah, Koa. Kunin mo si Onzuka. Koa Holiense. Kunin mo si Onzuka, tsaka si Koa. Makikita mo yung difference nilang dalawa. Okay? Oo, yung so, ano niya. Pero mahirap i-differentiate yan kapag basa sila. So, ang main characteristic nito is kapag hinawakan mo siya, parang tela. Oo. Compared dito, di ba? Parang tela ang kanyang Capricorn naman. Oh, ito yung Onzuka. Ayan, natingnan niyo yung texture, di ba? Iba siya dito sa ito yung Capricorn. Ito yung Koa Holiense. Ayan. Yeah. Laking aloe. Hi. This is aloe Marlotti I. Ito iba to, no? Ah, Horrida naman yan, crested. Guys, ito naman no, crested Horrida. Inermis. Inermis. Double mutation ang tawag dyan. Siyempre, first mutation natin is yung crested. Uh-oh. Second mutation is wala siyang tinik. So, double mutation siya. Oo nga, walang mga tinik. And then after nito, pupungicide bath na natin sila. Naka ano yan, depende sa plant kung kailan mo siya itatanim. Usually, yung mga matatakaw sa water na plant, yun yung inuuna kong itanim. After 24 hours, itatanim ko na yan. Pero may mga plants talaga na hindi siya pwedeng, pagkadating ng plant dito sa Philippines, kailangan mo muna siyang pa-stabilize. Pero best pa rin yung patatagalin mo siya sa'yo. I-groom mo muna siya bago mo siya i-release. Ayan na, yung mga ilan sa mga in-unbox natin. Ayan. Ang kaganda. Tapos guys, meron pa sa loob. Ayan, tingnan natin na sa loob. Guys, ito pa yung mga ibang na-unbox na. Ang gaganda. Diba? Ayan pa. Ayan pa. Ang gaganda, guys. Ayan, mga spiralis, oh. Ayan. Ayan yung mga iba nang na-unbox kanina. Yan pa yung iba. Kukando, oh. Yeah. Ang favorite ko dyan is si Gio Hintonia Mexicana. Oo. Isa to sa mga pinaka slowest growing cactus. Mm-mm. Gio Hintonia Mexicana. So ito, makita mong maliit lang to. Pero this is roughly around 5 years old. Grabe. Super slow grower nga. Mm-hmm. Tsaka sa isang taon, halos 1 cm lang ang growth size nito. Growth rate size na. So yun guys, grabe, sobrang na-excite talaga. Nakakatuwa na, ano mo yun, yung ang gaganda ng mga plants. Tapos syempre, nakaka-excite na yung pag ito mismo yung nag-ano sila sa kanila, mag-groom sa kanila hanggang sa mas gumanda, diba? Ganun. Guys, please like yung FB page din ni Mix, yung Plant Depot PH. Okay, search nyo. Ayan, lalagay ko dito sa baba, ayan. Plant Depot PH. So, don't forget to like the FB page. Siyempre, yung FB page ko rin, guys. Like nyo na rin, ayan. Shocks, garden above. And yun, guys, salamat sa pagsama sa aming unboxing.
And more unboxing to come pa. At guys, yung pag nirelease to, abangan nyo to sa FB page ni Wings. Okay? Yun lang guys. Thank you so much for watching. Thank you so much. Bye-bye.